Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Ang nakaraan sa Winter Tournament, anim na lang ang lamang ng Osaka sa Kanagawa. At dahil ito sa bagong estratehiya ng Kanagawa, nasabayan at higitan ang ginagawa ng Osaka na pagtira sa 3-point lane. Kaya naman, sa natitirang huling segundo ng laban, hindi napapayag ang Kanagawa na makalamang pa ang Osaka sa kanila. At dito na nagtatapos ang Chapter 41 ng Winter Tournament. Pero isang paalala lang muna ang aking bibitawang salita para sa inyo, na ang kwentong ito ay hindi pa napapatunayan kung isa nga ba itong funny o di naman kaya, kasama talaga ito sa kwento ng Slam Dunk. Sa kadahilanan, nanabasa ko lamang ito sa isang site at wala anumang larawan na nakalagay sa mga ito. Tara, umpisahan na natin ang Chapter 42 ng Winter Tournament. Nakagawa nga si Mitsui ng isang tres laban sa depensa ni Minami, na ikinagulat talaga ng sobra ni Minami. Ang lalaking to ay parang lalong humuhusay kapag nasa sitwasyong dehado na sila. Magiging malaking banta din siya sa amin. Kailangan may gawin ako para mapigilan siya. Yan ang sabi ni Minami sa kanyang sarili habang nakatingin kay Mitsui. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Osaka ang bola at dinadala na ito ni Toshiya papunta sa kanilang basket. Ang mamalalaro na Kanagawa ay parang mas lalong humuhusay kapag nagigipit na sa laban. Mukhang kailangan talaga namin mag-ingat. Dahil isang pagkakamali lang namin, maaari nang bumaliktad ang sitwasyon. Yan ang sabi ni Toshiya sa kanyang sarili, nang biglang tumakbo si Minami papunta sa kaliwang bahagi ni Kishimoto. Habang si Rukawa naman ay agad na hinabol si Minami. Subalit, laking gulat ni Rukawa dahil bigla siyang iniskrinan ni Kishimoto. Ano? Isang screen na naman? Pangatlong beses na nila ito ginawa sa akin ah. Patay na! Hindi ko akalain na gagawin ulit nila ito. Kainis! Ang malas! Yan ang sabi ni Rukawa sa kanyang sarili, habang si Minami naman ay libre na para sa isang tres. Kaya naman, agad siyang pinasahan ang bola ni Toshiya. At nang hawak na ni Minami ang bola, agad naman itong tumalon at akmang titira ng isang tres. Subali, laking gulat ni Minami dahil bigla sumulpot sa kanyang harapan si Jin. Minami, hindi mo magagawa ang binabalak mo dahil pipigilan ka namin! Yan ang sabi ni Jin. Ano? Andito agad ang lalaking to? Patay na! Wala na ako mapapasahan pa! Siguradong sa palpal na ang aabutin ko nito! Yan naman ang sabi ni Minami sa kanyang sarili, na naging dahilan para masipalpal ito ni Jin. Habang ang bolang nasa palpal ni Jin ay tumilapon sa pwesto ni Sakuragi. At nang hawak man ni Sakuragi ang bola, agad niya naman itong ibinato papunta sa kabilang basket. Rukawa! Takbo, dali! Yan ang sigaw ni Sakuragi, sabay bato ng napakabilis sa bola papunta sa kanilang basket. Habang si Rukawa naman at ang ibang manlalaro ng Osaka ay agad na tumakbo para kuhain ang bola. Subali, dahil sumus na una si Rukawa sa pagtakbo, siya ang nakakuha ng bola. At nang hawak na ni Rukawa ang bola at malapit na rin ito sa kanilang basket, agad naman itong tumalon at akmang gagawa ng isang slam dunk. Habang ang ibang manlalaro ng Osaka ay agad ding tumalon para pigilan si Rukawa sa binabalak nitong slam dunk. Hindi mo magagawa yan, Rukawa, dahil pipigilan ka namin. Yan ang sabi ni Itakura. Sige, Rukawa, ituloy mo yan para makita natin kung kaya mo kami. Yan naman ang sabi ni Kishimoto. Habang si Rukawa naman ay biglang napangiti, sabay paso ng bola papunta kay Mitsui. Ano? Ipinasa niya ang bola? Pero kanino? Dahil wala naman na nakahabol pa sa mga kakampi niya para sa fast break maliban lang sa atin. Yan ang sabi ni Kishimoto, nang bigla silang napalingon sa pinasaan ni Rukawa ng bola. Ano? Si Mitsui? Pero paano siya nakapunta agad dyan? Hindi ko siya nakita na nakahabol sa atin ah. At ang alam ko, pagod na ang lalaking yan. Kaya naman, imposible na makasabay siya sa atin. Yan ang sabi ni Itakura, habang si Mitsui naman ay hawak na ang bola, nang bigla itong tumingala. Coach Hansai, Coach Tauka, at Coach Takato, maraming salamat sa pagtitiwala niyo sa laro ko. Pati na din kayo mga kasama. Salamat dahil sa pinagkakatiwalaan niyo ako. Ngayon, tutuparin ko na ang aking pangako sa inyo. Magpapaulan ako ng tres. Yan ang sabi ni Mitsui sa kanyang sarili, sabay talon at umira ng isang tres.
At sa pagkakataon na ito, walang nakasabay sa kanya. Kaya naman, pasok ang tira nito sa kanilang basket. Na ikinatuwa talaga ng buong fans ng Kanagawa. Ayos! Nakadalawang tres na ang may number 14 ng Kanagawa! Ang usay mo, number 14! Ikaw nga talaga ang katapat ng shooter ng Osaka! Sige, number 14! Tagtadin mo sila ng tres para makahabol na tayo sa Osaka! Yan ang sigaw ng mga fans ng Kanagawa. Sabi naman ni Coach Hansay sa kanyang sarili, ayan si Mitsui, ang aking sniper. Kapag siya na ang may hawak ng bola, sinisigurado ko sa inyo na dapat na kayong kabahan mga taga-Osaka. Dahil hindi niyo na maaawat pa ang lalaking yan kapag nagseryoso na siya. Yan ang sabi ni Coach Hansay sa kanyang sarili. Ang husay talaga ni Mitsui sa tres, nakakamangha ang kanyang bitaw. Napaka-perpekto, maasahan ka talaga. Yan naman ang sabi ni Coach Tauka sa kanyang sarili. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Osaka ang bola at dinadala na ito ni Minami papunta sa kanilang basket. Mga kasama, humanda na kayo dahil tayo naman ang pupuntos at huwag nating hayaan makahabol sila sa score natin. Yan ang sigaw ni Minami na bigla niyang ipinasa ang bola papunta kay Itakura. At nang hawak na ni Itakura ang bola, agad naman itong binantayan ni Jin. Hoy bata, bakit ikaw nagbabantay sa akin? Bakit hindi na lang si Rukawa? Nakakawalang gana ka kasi katapat. Parang wala ka man lang lakas para makasabay sa lakas ko. Yan ang sabi ni Itakura. Habang si Jin naman ay kalmado lamang at nakafocus sa pagbabantay kay Itakura. Nang biglang ipinasa ni Itakura ang bola papunta kay Kishimoto. At nang hawak na ni Kishimoto ang bola, agad niya din naman itong ipinasa kay Toshiya. Habang si Toshiya naman ay mabilis na ibinalik kay Minami ang bola. At nang hawak na ni Minami ang bola, agad din naman itong umatake sa depensa ni Mitsui. Mitsui, nakachamba ka lang sa akin kanina. Ngayon, ako naman ang pupunto sa depensa mo. Yan ang sabi ni Minami habang inaatake ang depensa ni Mitsui. Ganun ba? Sige, subukan mong pumunto sa akin kung kaya mo. Yan naman ang sagot ni Mitsui. Nang biglang umatake si Minami sa kanang depensa ni Mitsui, sabay ikot pa kaliwa nito. Hindi mo magagawa sa akin yan, Minami. Dahil ang galaw na yan ay kay Rukawa. Kaya naman, hindi mo yan magagawa sa akin. Yan ang sabi ni Mitsui. Nang bigla itong nagulat, dahil biglang nag-step back si Minami. Ano? Bigla siya nag-step back? Akala ko pa naman ay aatake siya sa depensa ko. Buisit, hindi ako ready sa ganyang pag-atake. Yan ang sabi ni Mitsui sa kanyang sarili. Habang si Minami naman ay nakadistansya na kay Mitsui. Nang bigla itong tumalon at tumira ng isang tres. At sa pagkakataon na ito, hindi na nakasabay si Mitsui kaya naman naipasok ni Minami ang kanyang tres sa kanilang basket na naging dahilan para maitaas ulit nila ang kalamangan sa 6. 89-83, pabor sa Osaka. Ang ganda ng ipinapakitang laro ng magkabilang koponan. Nagpapalitan lang sila ng tres. Nakakasabik silang panoorin. Parang finals na agad ang laban nila dahil sa ganda ng ipinapakita nilang laro. Yan ang sabi ng mga manonood. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kanagawa ang bola at dinadala na ito ni Rukawa papunta sa kanilang basket. Nang biglang nagsenya si Sakuragi na ipasa sa kanya ang bola. Kaya naman, agad na ipinasa ni Rukawa ang bola papunta kay Sakuragi. At nang hawak na ni Sakuragi ang bola, agad din naman itong binantayan ng mahigpit ni Kishimoto. Aatake ba siya sa akin? Sige, subukan mo ako ngayon, Sakuragi. Yan ang sabi ni Kishimoto sa kanyang sarili. Habang binabantayan ng mahigpit si Sakuragi. Kishimoto, alam mo ba ang sinasabi mo sa akin kanina patungkol sa decoy? Ngayon, ako naman ang gagawa sa iyo nun dahil natutunan ko na itong gawin. Yan ang sabi ni Sakuragi. Sabay pasa ng bola papunta kay Jin. At nang hawak na ni Jin ang bola, agad naman itong tumalon at gumawa ng isang tres. At pumasok ito sa kanilang basket. Na ikinatuwa talaga ni Coach Hansay. Mahusay, Jin at Mitsui. Ngayon, gumagana na ang ating plano. Pagpatuloy niyo lang yan, dahil malaki ang tiwala ko sa inyo na magagawa niyong malamangan ng Osaka at manalo sa laban na ito. Yan ang sabi ni Coach Hansay sa kanyang sarili. Nice one, Jin. Ang ganda ng bitaw mo sa tres. Ngayon, tatlo na lang ang lamang ng Osaka sa atin. At isang tres na lang para maitabla na natin ang laban. Sige, Jin. Mitsui, paulanan niyo ang Osaka ng tres para tayo na ang manalo dito. Yan ang sabi ni Kyota. Nang biglang nagsalita si Fujima. Nagkakamali ka, Kyota, dahil hindi basta-basta ang kupuna ng Osaka. Tandaan mo, lugi tayo sa tres.
apat ang pambato nila. Samantalang tayo, dalawa lang. Kaya naman, huwag ka munang papakasiguro. Dahil hanggat hindi pa tayo nakakalamang, hindi dapat tayo maging kampante. Yan ang sabi ni Fujima. Tama ka nga, Fujima. Subali, kahit dalawa lang ang ating pambato sa tres, andyan naman si Sakuragi para kuhain ng rebound. Kaya naman, kahit dalawa lang ang ating maaasahan sa tres, mas madami naman silang pagkakataon para tumira. At mas gagana ang ating plano para sa tres. Dahil andyan ang hari ng rebound na si Sakuragi. Yan naman ang sabi ni Coach Takato. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Osaka ang bola. At dinadala na ito ni Toshiya papunta sa kanilang basket. Mga kasama, pupuntos tayo! Kaya naman, maghanda kayo! Yan ang sabi ni Toshiya habang binabantayan ito ng mahigpit ni Rokawa. Ano kaya ang iniisip ng taong to? At ano kaya ang gagawin nilang galaw? Yan ang sabi ni Rokawa sa kanyang sarili. Habang si Toshiya naman ay mahinahon lamang na idinidribble ang bola. Mukhang hindi agresibo ngayon si Toshiya. At bakit siya nakadistansya kay Rokawa? Natatakot ba siya dito? Hindi. Imposible naman na natatakot siya kay Rokawa. Siguro, kumukuha ito ng buwelo para sa pag-atake. Hoy Rokawa! Humanda ka dahil kumukuha ng buwelo si Toshiya para umatake sa'yo! Yan ang sigaw ni Ryota. Tama nga si Miyagi! Nakadistansya siya sa'yo para mas mabilis kanyang atakihin. Kaya naman Rokawa, huwag mo siyang ahayaan na makadistansya sa'yo. Yan naman ang sigaw ni Ayako na naging dahilan para maging seryoso na si Rokawa. Sige, subukan mo ang aking depensa. Kung gagana nga ba talaga ang plano mo? Yan ang sabi ni Rokawa sa kanyang sarili nang biglang nagulat ang lahat ng manlalaro ng Kanagawa dahil biglang tumira si Toshiya ng napakalayong tres. Ano? Bumitaw siya ng tres? Ang akala ko pa naman, aatake siya sa depensa ni Rokawa. Buisit! Nalin lang nga ako dun ah! Yan ang sabi ni Ryota na talaga namang napatayo na sa kanyang kinauupuan. Habang ang bolang itinira ni Toshiya ay pumasok na nga sa kanilang basket na naging dahilan para maitaas na naman nila ang kalamangan sa 6. 92-86, pabor sa Osaka. At ang buong manonood ay talaga namang napatayo na din sa kanilang kinauupuan dahil sa paghanga sa tira ni Toshiya. Grabe, ang layo ng tira na yun ah. Kakaiba talaga itong si Toshiya. Hindi mabasa ang mga gagawin niya. Magugulat ka na lang dahil bigla itong titira. Yan ang usapan ng mga manonood. Sigaw pa ng mga fans ng Osaka. Ayos! Pasok ang tres! Ang usay mo talaga, Toshiya! Ang layo na ng tira mo pero naipasok mo pa din ito sa inyong basket. Sige, Toshiya! Ituloy mo lang yan! Kailangan matambakan niya sila ng malaki bago ang huling 2 minuto para matiyak na ang inyong pagkapanalo. Yan ang sigaw ng mga fans ng Osaka. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Kanagawa ang bola at dinadala na ito ni Rokawa papunta sa kanilang basket. Habang si Mitsui naman ay nakatingin lamang kay Toshiya. Nakarami ka na, Toshiya. Ngayon, ako naman. At ipapakita ko sa buong Osaka kung sino nga ba talaga ang tunay na shooter. Yan ang sabi ni Mitsui sa kanyang sarili. Sabay hingi ng bola kay Rokawa. Rokawa, ipasa mo muna sa akin ang bola dahil may kailangan na akong patunayan sa Osaka. Yan ang sabi ni Mitsui kay Rokawa na naging dahilan para ipasa ni Rokawa ang bola kay Mitsui. At nang hawak na ni Mitsui ang bola, agad naman itong pumweso at naging seryoso. Ano kaya ang binabalak nitong si Mitsui? Pero kahit ano pa ang binabalak mo, magtitiwala lang kami sa'yo dahil malaki ang tiwala namin na magagawa mo ang iyong plano. Yan ang sabi ni Ryota sa kanyang sarili. Habang si Mitsui naman ay hawak pa din ang bola at binabantayan ito ng mahigpit ni Minami. Anong binabalak mo, Mitsui? At sigurado ka ba ikaw ang magdadala ng bola papunta sa inyong basket? Nahihibang ka na ata eh. Hindi sa'yo bagay maging point guard. Yan ang insultong sabi ni Minami kay Mitsui. Ano pinasasabi mong magdadala ng bola? At sino ba ang nagsabi na dadalhin ko ang bola papunta sa aming basket? Gugong ka pala eh. Baka nakakalimutan mo ako si Mitsui at tamad ako mag-dribble ng bola. Yan ang sabi ni Mitsui, sabay talon at bumitaw ng napakabilis sa bola papunta sa kanilang basket. Naikinagulat talaga ng sobra ni Minami. Ano? Ang bilis ng tira na yun ah. At sobrang layo niya pa. Halos nasa basket pa namin siya. Siguradong sasablay yan. Masyadong kang kampante sa sarili mo, Mitsui. Yan ang sabi ni Minami sa kanyang sarili. Dagdag pa nito habang sinusundan ng tingin ang bolang itinira ni Mitsui. Ang rebound! Kunin!
Nang bigla itong napahinto sa sasabihin niya. Dahil biglang pumasok ang tira ni Mitsui sa kanilang basket. Ano? Imposible ito! Nakadalawa na siya sa akin ah! Tapos ang mga tira niya ay talaga namang hindi ka panipaniwala. Isang halimaw na naman ang nabuhay sa Kanagawa. Nakakatakot ang lalaking ito pagdating sa tres. Yan ang sabi ni Minami sa kanyang sarili. Habang si Mitsui naman ay nakatitig lamang sa kanya. Ano na Minami? Tara, magpaulan tayo ng tres. At tignan natin kung sino ang susuko sa ating dalawa. Yan ang sabi ni Mitsui na talaga namang seryoso kay Minami. At dito na nagtatapos ang Chapter 42 ng Winter Tournament. Isang nakakabiting katapusan na naman ang ating nasubaybayan mga ka-anime. Kaya naman, patuloy pa nating subaybayan ang mga susunod na chapter. At kung nagustuhan niyo ang ating kwento, share niyo na ito at mag-iwan na din kayo ng isang like para mas kilala kong gumawa pa ng mas maraming video. At maraming salamat nga pala sa mga hindi nag-i-skip na ating ads.